Podcast, Dear Best na naman. Hindi ko naman tatagalin pa, simulan ko nang basahin ang sulat ng ating Center of the Month. Dear Best, ako po ay single and very much available. Sa mga gustong mag-apply dyan, comment lang kayo. Joke lang, Best. Bahay-trabaho lang ang rutina ng buhay ko, Best. Ang ilan lang sa mga kaibigan ko ang nakakaalam na single and very much available na ako, kaya wala akong maliligaw. Dahil sobrang tagal kong nabakante at ako na lang ang single sa mga kaibigan ko, ay pinayuhan ako ng ilan sa aking mga kaibigan na subukan ang online dating. Isang araw, na-bored ako at sinubukan kong mag-sign up sa isang online dating. Di ko akalain, Best, na ang daming mag-visit sa akin. Feeling ko ay para akong nag-window shopping ng mga lalaki sa online dating. Feeling ko ako ang pinakamagandang babae sa mundo dahil sa sobrang daming nag-message sa akin. Feeling ko parang ako lang ang babae sa earth dahil sa sobrang dami na nag-chat sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Lahat sila ay gusto kong maging boyfriend ko kaya sobrang naguguluhan talaga ako, Best. Feeling ko na in love ako sa lahat ng nag-message sa akin. Joke lang, Best. Nag-decide na lang ako na burahin ang membership ko, Best, dahil sumakit na ang ulo ko at nauubos na oras ko sa kakausap sa sobrang daming lalaki. Parang feeling ko, it's a waste of time lang. May mga ilan na binigyan ko ng aking number, Best. Nang binura ko ang aking profile sa dating website, ay biglang nag-message ang isa sa mga kachat ko na dati ay parang wala lang yung conversation namin. Simula noon, lagi siyang nag-text sa akin. Nadiskubre ko na magkasundo kami, Best. Pero hindi siya talaga ang ideal man ko. Pero naisip ko na pwede ko siyang baguhin pagdating ng panahon kung mahal niya talaga ako. Dumaan ang mga araw, Best. Nararamdaman ko na nahulog na ang loob ko sa kanya. Araw-araw kami nag-usap sa dalawang buwan pero di pa kami nagkita. Parang dalawang araw pa lang kami magkakilala pero dalawang buwan na pala. Dumating ang isang araw na may sayad ako, Best. I pushed him away from me na ilang beses pero di siya nag-give up. Pero isang araw ay he let me go na. Tumigil siya sa pag-text sa akin. Nagsawa na siguro, Best. Lalo pa, di ba kami nagkita ng personal. Ang sakit pala, Best. Naisip ko na siguro na din niya akong mahal kasi he let me go so easily and never siya tumawag sa akin. Sabi niya, nahiya daw siyang kausapin ako. Nag-try akong kausapin siya para sana magkabalikan. Nilunong ko ang pride ko, Best. Sabi ko, kung ayaw na niya sa akin, ay huwag siyang mag-reply. Di nga siya nag-reply, Best. Sobrang sakit talaga, Best. Hahay. Dalawang buwan na din simula na muli siya nag-text sa akin, pero naiisip ko pa rin siya, Best. Maraming salamat, Senator, sa pag-share ng inyong story. Panigurado ako na maraming makaka-relate sa mga nanonood ngayon o nakikinig ngayon dahil sobrang uso na ngayon ang online dating. Kung ikaw ay nakaka-relate, comment down below. Agree ako na hindi talaga maiiwasan na mahulog ang loob mo sa isang kachat mo kasi ilang beses nang nangyari sa akin yan dati na kahit lang sa text o kaya sa chat na kahit di pa kami nagkita ay nahulog din ang loob ko. Kaya isa din ako sa mga nakaka-relate sa you, Center. Nakakalungkot naman ang ending na yung love story, Center, pero ganun talaga ang buhay. Siguro hindi kayo para sa isa't isa. Kung para talaga kayo sa isa't isa, sa huli ay talagang kayo. Para makalimutan mo siya, Center, ay madali lang ang solution dyan. Mag-chat ka ulit. Kung ikaw ay may payo o may suggestion para sa ating Center of the Month, please comment down below. Again, maraming salamat, Center, sa pag-share niyang iyong story. At sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon ay maraming salamat. See you next unang Webes ng buwan.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe to get updates for a new video.